Hello guys, good day po, maayong buntag po, at magandang buhay po sa lahat. At ngayon nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa halagang 1,500. At meron pa tayong mga 5 piso dito na 600 pa. Pero dito muna tayo sa 50 pesos na kalahating balot nito. 250 to na tigpipiso, NGC at BSP. So buksan natin tong 50 pesos ng nakaraang video natin. Dito tayo sa 5 piso. So babalikan po natin yan pagtapos natin dito sa piso. Bokya tayo dun sa first 200 natin sa 5 pisong NGC. So subukan po natin dito sa tigpipiso na BSP at NGC. So sana samahan nyo ko guys. So hatiin lang natin to sa dalawang batch. So ayan guys, nahati na natin sa dalawang batch. Bago tayo magsimula dito, maraming salamat po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta po dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, at lalong-lalo na po doon sa mga nag-share at nagla-like po sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy niyong i-share at i-like yung ating video. So i-share niyo po sa mga kaibigan at kakilala niyo guys, para magkaroon din sila ng idea sa mga barya natin. At maraming salamat din sa mga silent viewer natin dyan, at ang mga viewers natin sa abroad, maraming salamat po sa inyong lahat. At eto, tingnan natin kung ma-hunt natin dito yung 2005 na hinahanap natin dito sa BSP at sa NGC naman na piso na dito year 2017 ang ating hinahanap dyan. So tara guys, atin lang simulan ang ating coin hunting series. Ang first coin natin, NGC BSP na year 2017. So come on. Next coin natin, 2013. So come on. At meron tayong non-magnetic dito. So ayan, non-magnetic year 1995. Hindi na maganda yung kanyang kondisyon, kaya hayaan na natin dyan yan. Okay, next coin natin, year 2011 ng BSP. So come on. Next coin natin, year 2010. Come on. Next coin natin, 2016. So come on. Next coin, 2014. So common lang din. At dito naman tayo sa NGC year 2019 na upper mint mark. Common. Next coin natin, year 2009. So common lang din yan. Next coin natin, year 2010. At syempre maraming salamat din po sa mga kapwa ko coin hunter dyan, at sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan nga guys, nakakita tayo dito ng 1999 na medyo maganda pa yung kanyang kondisyon. Ayan, itatabi natin yan. Ito po ay non-magnetic din. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, dalawang klase po ang ating mga piso, non-magnetic at saka magnetic. So ito po yung magnetic. Yan, magnetic po yung isa at ito ay hindi. Yan. Yan ka, 1999. At siya na rin siguro yung ating i-update 2003 na non-magnetic. So ang hinahanap natin sa 2003 ay yung magnetic. So ito non-magnetic, kaya hayaan na natin yan sa sirkulasyon. Come on. Next coin natin, 204. So come on.
At dito naman tayo sa NGC year 2018. Come on. Next coin. Year 2019. So sisilipin lang natin to, guys. Yun, meron pala. Kala ko walang mint mark, guys. Natakpan lang pala ng dumi. Kala ko kanina wala. Okay, proceed na tayo, guys. Year 2011. Come on. Next coin natin, year 2018. So, come on. Next coin, 2013. Come on. Next coin natin, 2019. Upper mint mark. So, come on lang. Next coin, come on. Ang ating next coin, 2019. Come on. Next coin, another 2019 na low mint mark. So, common lang din. At ang year 2007, so, ikikip din natin to, guys. Dahil medyo maganda pa siya. 2007. Okay, diyan ka. Tignan natin kung pwede natin siya ikip o ile-let go na natin. Come on, ang ating last coin, guys, sa ating first batch. Year 2019, na low mint mark. So, come on. Silipin muna natin tong year 2007 na to. So, pwede natin siya ikip, guys. O, dyan ka lang. Samahan mo si 1999 dyan. At ito, ang ating second batch, guys. Sana pala rin tayo dito ng 2006 na semi-hard to find. Masaya na tayo dyan. Pero syempre, mas masaya kung yung 2005. Kaya may pag-asa pa tayo. 25 pesos pa to. So, syempre, bago tayo dito magsimula, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba. At yung notification bell, guys, huwag nyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga coin hunting series na ginagawa natin. At coin update na rin sa mga hawak natin barya at sa mga nahahunt natin. So tara, guys, samahan nyo ako dito. Sana nandito na yung hinahanap natin. Ang first coin natin dito sa ating second batch ay BSP na year 2012. So, come on. Next coin, NGC year 2018. Hindi na maganda ang kondisyon niya. Nagre-rainbow siya, oh. So, sisilipin lang natin to, guys. Pero ang ganda ng pagkataon niya, guys. Oh. Nagre-rainbow yung coin. May rainbow. Pero hayaan na natin dyan yan. Ang next coin natin, year 2013. So, come on. At meron tayo ditong non-magnetic na naman na 1998. So, hayaan na natin yan. Diyan na yan sa sirkulasyon, guys. So, proceed na tayo. Ang next coin natin, 2010. Come on. And another 2010. 2018. Come on. Next coin, 2015. Come on. Ang ating next coin ay NGC naman, 2018. Silipin lang natin. So, 2018, come on. Next coin, another 2018 na low mint mark, upper mint mark ang hinahanap natin dyan. Next coin, 2015, come on. At ang ating next coin, 2011, come on lang din. Next coin, another 2011. So, silipin lang natin to, guys. Puro na tama siya. Na ano siguro sa kalsada, nasagasaan. So, ang ating next coin, 2018. Come on. And 2019. Okay, 2019 siya, guys. Next coin, 2003. So, titingnan natin kung ito ay magnetic. Pag magnetic to, i-collect natin to. So, ayan, non-magnetic siya, guys.
pero medyo maganda-ganda pa yung kanyang kondisyon. So sisilipin lang natin, 2003 na non-magnetic. So dyan na yan, ang kinukuha natin dyan ay magnetic 2018 na low mint mark, common. Next coin, 2015, common. At ang ating next coin, 2015 na nagto-tone coin na rin siya. Na natin dyan yan. Next coin, 2017, common. At ang ating next coin, 2019 na low mint mark, so common. Next coin natin, year 2019, common. At ang ating next coin, 2018 na low mint mark, so wala. Next coin, 2015. At ang ating last coin, guys, sa ating coin hunting, year 2011, so common. Ayan, bokya tayo, guys. So ang ating nahunt dito, ang year 2007 na medyo okay yung kanyang kondisyon, kaya ikikip natin yan. At itong 1999 na maganda-ganda pa rin ang kanyang kondisyon. At ito ang ating i-update ngayon. So alamin natin ang status nito, guys, sa Numista. So tara, guys, punta lang tayo dito sa ating kaibigan na si Mang Google. Ayan, at i-search lang natin dyan ang 1 piso BSP non-magnetic. Non-magnetic, dahil siya po ay non-magnetic, Numista. Okay, at ayan na nga, guys, ang non-magnetic na ating i-update. So ayan, ang sample dito ay year 1997, at ang kanyang features, guys, ayan ang kanyang composition, copper, nickel. At diretso na nga tayo sa ating i-update na 1999. So ayan, 95, 98, 99. So ayan po ang year 1999. Ang kanyang frequency, guys, ay 13%. So far siya, guys, ang pinakamaliit na frequency. Sinundan ng 2001 na 18%. 1999 ay 13%. So siya ang pinakamababa dito. At ang kanyang collector's value, guys, o ang kanyang price appraisal, ayan, dito sa good condition, very good, fine condition, at very fine, same lang silang apat, 12 pesos, ayan. At dito sa extra fine, 28 pesos, at dito sa 29, ano ba yan? At dito sa AU condition, 29 pesos, at dito sa uncirculated, guys, 32 pesos. So ayan, guys, hindi na masama kung meron kayong uncirculated, pero pag na-update yan, 100% siya ang pinakamataas dyan. Dahil dito ay 36, oh. Ang pinakamataas dito ay yung 1995 na may 36%. So 57. So i-confirm mo yan sa 13% lang. So 100% mas mataas to kaysa dyan. So ayan, guys, ang kanyang status, ang kanyang record sa Numista ay nananatiling common, pero ang frequency niya ay 13% lang. Sigurado medyo mas malaki to, mga 70, 65 kung ma-update yung ating non-magnetic 1 piso. Ayan, mga idol natin na member ng Numista, shout out po sa inyong lahat, mga sir. So ayan, guys, maraming salamat sa mga sumama dito sa ating coin hunting. At sana po ay patuloy nyo pong i-share at i-like yung ating video. Maraming salamat po, guys. Keep safe always.
and God bless.